Welcome back to my channel. This is Neve TV again. So ngayon guys, meron naman ako si-share sa inyo na isang konting kalaman tungkol sa ating mga timeter. Gaya nito guys. Paano natin malalaman o paano natin i-correct pag naka-encounter tayo ng mga errors sa mga reading. So, ano ang ating unang-unang chichiken? So, bago tayo mag-upisa guys, ay isa muna ang maikling intro. Tayo, no? So, bali ito, isa siyang Wheeler multimeter. Ito yung mga specs niya. Yan, meron siya sa DC volts, AC, range, volt. Tapos dito sa mga sukat na mga resistance. So, dito naman sa mga current. Yan, may milliamperes, microamperes, saka ampere. Ito yung kanyang knob para pang ano rito, pang calibrate ng ating mga ranges. Okay. Ayan. Sa kanyang ano, continuity buzzer, okay naman siya. So, para matesting natin ang continuity, bawa ito. Ayan. Ayan. So, may isang continuity. Ngayon, ang problema niya, dito walang problema rito sa mga DC range tsaka sa AC range niya. Natesting ko na to. Nag-measure ako kanina ng sakit namin, okay naman, nasa 235 ang reading AC. Ganun din sa mga battery. So ang pinaka problema lang guys ay itong dito sa kanya, sa ohm range, sa ano niya, sa resistance range. Yan, ganyan, no? Meron tayong times 1, times 10, up to times 10k. So, walang problema sa continuity. Sa times 10, okay naman siya. So, pwede na, na-adjust naman siya. Okay. Sa times 100, ganun din. Na-adjust, nakakalibrate naman siya. Times 1K, same din, na-adjust pa rin siya. Okay. Ngayon, pagdating ng 10K, yan ang problema. Ayan. Wala sa 10K. Wala, oh. So, yan ang ating alamin kung bakit. Try natin kung makakapag-reading siya ng 10K yung wala, no? Subukan natin dito sa yan, sa 10K. Gawin natin sa times 100. Yun, sa times 100, gumalaw siya. Medyo malapit-lapit siya sa 100. So, ikuta times 10 natin. Ah, sa times 100, no? Bali ito, ibig sabihin gagawin natin 100 dito. Kada number kasi times 100 eh. So ito, itong 5 magiging 500. Ito magiging 1,000. Tapos itong 20 magiging 2,000, 3,000, 5,000. At malapit na sa 100, so magiging 10K. Times 100 dyan. Lagay natin guys sa times 1K. Lipat muna natin.
pag times 1K, ibig sabihin, kada guhit nito 1K yan. So, kung 10K ito, dapat nandito siya sa, malapit sa 10. So, try natin guys ha. Calibrate muna natin ang ating kwan. Lagay natin sa 0 para calibrated. So, dapat 10K ito times 1K range, ibig sabihin kada numero is considered as 1K. So, kung 10K dapat na dito sa satin. Tingnan natin. Okay, so medyo malapit naman sa 10. So, accurate yung ano niya, no? Yung medyo malapit-lapit din sa kwan. Pero pagdating dito sa 10, sa times 10K, wala siya talaga. Ayan, no? Subukan natin. Kung mag... Ayan, wala. Hindi siya gumalaw. So, bubuksan natin para malaman natin kung ano yung problema niya, no? Tanggalin muna natin. So, meron siyang dalawang AAA na tig 1.5. Meron siyang isang 9 volts. Okay. So, check natin guys yung mga battery, no? Tanggalin muna natin ito. Ayan. Kuha tayo ng isang tester. Baka kasi mahinala yung battery. Test natin ang battery. Okay. Yan. Lagay natin sa DC volts. Ayan guys, nasa ayan ayan, DC range. Okay, so check muna natin yung battery natin, baka mahina na to. So positive negative yun, positive negative. So malakas pa guys, oh, 9.6 volts. 9 volts lang ito. So, ito, 1.5, so, dapat ano lang siya, 3 volts. Check na, dito na natin, check guys sa terminal niya mismo para medyo, red, positive, ito negative. So, dapat meron tayong makuha 3 volts lang guys. Ayan o. Nakita nyo guys sa reading 3.025. So walang problema sa battery, puro mga good ang battery. Pero bakit wala siyang power? Ah, pagtaka din ano. Balik natin yung battery. Okay. Positive, negative. Yan, try na. So testing natin ulit guys. Sa times pa natin ulit yung kanyang positive negative. Okay, so okay naman yung kan natin times 1, na-adjust siya. So okay naman. Ganun pa rin yung kaganina. Ngayon, try natin sa 10K. O yun. Ba't malo na? Nga
O nga, no? Gumalaw na siya, guys, oh. Ito kanina wala. Ano yung nagalaw natin na umayos na siya? Ano natin? Hindi kaya sa battery? Baka baliktad itong battery kanina. Tingnan natin. Palagi ko baliktad yung battery siguro. Ay, check natin to. Dito natin try check. Yun ang negative. Ito yung pass. O natin DC volts. O, 9.6 din yun. Alam ko na. Siguro, guys, baliktad yung battery. Kasi tingnan nga natin. Tanggalin nga natin. O, hindi masyado magandang contact. Tingnan natin kung pag wala yung 9 volts, tingnan natin kung gagana pa rin siya. Okay. Ito. Yan. Bali, tinanggal natin, guys, yung 9 volts, no? Para malaman natin kung baliktad yung battery siguro kanina. Hindi ko napansin. Bagay, pag nireview ko yung video, malalaman ko kung ano yung itsura nung pagkabukas natin kanina. Ngayon, try lang natin. Subukan natin. Tinanggal natin yung 9 volts battery. Tingnan natin. O, yan. Ganyan yung kanina, di ba? Wala. So, maaring hindi siya masyadong nakalapat or either na baliktad ang pagkalagay. Kasi ito yung negative, ito yung positive. Parang baliktad nga siguro. Kasi parang red yung una ko nakita pag open natin eh. Bagay, makita ko yung pag-review sa... Pero anyway, so tinesting natin, wala yung 9 volts, no? So ibig sabihin, nandito sa 9 volts yung buhay nung times 10K. Subukan natin yung mga lower range kung gagana siya sa... Oh, gumagana siya kahit wala yung 9 volts sa pinakamababa times 1. Gumagana naman siya. So, ibig sabihin, ito yung naging diferensya kanina. Itong battery na to. Subukan natin ngayon ilagay ng pabaliktad. Kasi, di ba kanina, nung tinesting natin, pagbaliktad gumana. Maring baliktad nga. Subukan natin pabaliktad. Baka baliktad ang pagkakalagay ng battery. Kasi, nagpalit ng battery nung last 2 weeks yata nagpalit ng battery. Nagkabaliktad siguro. Ayan guys, oh, kung titingnan natin, negative ito. Ayan, nakita nyo guys to. Negative, positive. Ayan, oh, nakita nyo guys. Ayan, negative, positive. So ang negative nito, ito. Ano, meron naman siyang sign positive ito. Okay, so ibabaliktad natin. Malalaman natin kung talagang baliktad nga kanina. Okay. Ayan, nasa times 10 siya, guys. Lagay natin. Ayan, lagay. Subukan natin nang nandiyan yung kwan na gumana siya. Simula dito sa mababa, times 10. Ayan, gumana. So, kahit pala baliktad, gumagana siya. Kaya pala hindi napansin yung times niya. Kasi kahit baliktad yung 9 volts, gumagana yung lower ranges niya. Ayan, oh. Subukan natin nga sa times 10. Yun, nakabaliktad na siya. Yun, wala. Ayun. So,
nauli na kagad natin guys yung ano, yung sakit niya. So yun pala guys ang ating kwan, parang pinaka solution. Once na nasa times 10 kayo guys, range, pag ganito guys yung inyong ano ah, tester, kasi yung ibang tester yata walang 9 volts eh. Walang, may iba naman walang AAA may 9 volts. So sa Wheeler, yun ang na-discover natin ano. Pag nasa lower ranges ka at gumagana, ibig sabihin ang nagdadala doon yung dalawang AAA na battery. Pag sa higher range ka na times 10, ang nagdadala na doon yung 9 volts battery. Kaya kung alibawa, baliktad yung 9 volts battery nyo, hindi gagana yung times 10. Ayan. Pero sa lower, ayan, gumagana siya. So guys, nakuha natin yung kanyang sakit agad. Hindi na tayo nahirap. Hindi na tayo nagbukas dito. Wala naman tayong pinatampiyesa. Wala. So, good yung ating pagkakatest. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like and share para magkaroon din ng idea yung mga iba nating mga Neve TV dyan, o yung mga nanonood sa atin dyan na may ganitong klaseng tester. Pag hindi gumana yung 10K, check nyo kagad yung 9 volts battery. Kasi maaaring baliktad siya or hindi siya masyadong nakalapat yun dito sa terminal. Pero sa case natin, nakalapat naman siya kanina, ganyan din siya eh. Kaya lang ang problema, baliktad. Kaya gumana yung mga lower ranges, pagdating sa times 10, hindi siya gumana. Kasi baliktad siya. Yun ang connection niya. So, ibabalik na natin siya guys sa, ano, sa tamang position niya para yung times 10 natin na range gagana na. So, yan ang proper position niya. Nandito yung negative, dito yung positive. So, parang pinaka advice na lang guys, pag nagpalit ng battery, check na lang maigi kung tama ba yung polarity. Maganda to, kahit na nagkabaliktad yung polarity, wala siyang na damage na ano, no? Wala siyang na sirang mga ibang mga piyesa dyan o mga ano, ranges. Kasi ito, na-testing ko na to eh. Oh, subukan natin guys para malaman natin. Baliktad natin. Tapos magsukat tayo ng batteries in DC. Sandali lang guys ha. Ayan, nakabaliktad dyan ngayon yung side na yan. Meron akong kinuha battery para mapatunayan ko sa inyo na gumagana yung mga ibang parts dito, ibang ranges dito kahit nakabaliktad yung 9 volts. Ayan ah. Binaliktad na natin yan guys ha. Ayan. So, check natin kung makakasuka tayo ng battery. So, lagay natin sa 2.5 kasi 1.5 lang naman ito. So, bali dito tayo mag-reading sa baba. 2.5 ito. Yung may 250. So, mangyayari dyan, ito magiging 0.5, ito ay magiging 1, ito magiging 1.5, 2.5. Okay, kung gagamit tayo ng range na 50, dito tayo sa pangalawa yung may 50, ang 1.5 yan nandito lang banda sa pagitan ng ito. Sige, susubukan natin guys lahat ng range. Dito muna tayo sa 2.5. Nakabaliktad yung note, nakabaliktad yung 9 volts natin ah. Okay. 1.5, so somewhere here. Dapat malapit sa dito sa 150. Negative. So yun guys, oh, malapit siya sa 150. So ibig sabihin naka-reading siya. Okay siya kahit baliktad yung 9 volts. Kasi ang 9 volts dito lang sa 10K naka-connect siguro, dito lang siya associated. Hindi ko lang alam dito sa mga
sa ano, sa mga amperes. So lagay natin sa times 10. Pag sa times 10, 1.5 dit, dapat dito sa gitna ng 1 and 2. Kasi na, ditong range na ginamit natin times 10. DC volts to guys, ha, DC volts. Okay, so positive. Ayan guys, ha. Oh, lakas pa nga ng battery, oh. Aabot pa siya ng ano, yeah. Okay. So times 50. Ayan. Okay, so sa times 50 dapat dito siya. Dito lang. Kasi 50 ano, 10 ito. So dito lang yung 1.5, dito lang 'yan. Ayan, oh. So okay guys, na prove natin na pwedeng gamitin yung 9 volts kahit na. Kung gusto niya naman, lagay natin sa AC. Range lang natin. Palitan natin yung probe natin. Kasi mag-ano tayo sa socket. Ito ilagay natin. Para ma-ano natin yung socket. Okay. Positive. Okay. Negative. Sandali lang guys. Kunin ko lang yung ating extension plug. Yan, may power. Power on. Lagay ko lang sa 250 volts kasi 230 or 240, 235 volts lang naman yung nasa ako natin ngayon. Nasa line. So 250 pwede na. So testing natin guys. Ayan guys, oh. Nasa ano siya, 35 o 240 ganyan. So ibig sabihin guys, kahit even without the 9 volts battery or baliktad man siya ganyan, walang problema sa measuring. Bali kasi ito, parang dito lang siya sa mga higher ranges ng mga ano, ng mga resistance. So nandun sa times 10, dito lang siya. So yan ang na-discover natin guys, nang na-discover. Ngayon ko lang din alaman yan guys, kung hindi pa natin ito binuksan at nabaliktad yung battery, hindi ko pa malalaman kung ano yung diferensya. So guys, kung nagustuhan nyo to guys, itong ating video, paki-like and share lang guys. At teka, ibalik na rin muna natin sa tamang pwesto. Baka makalimutan na naman natin. Okay. So, tanggalin muna natin siya. Ayan. Meron tayong natutunan na kahit pala wala itong 9 volts, magagamit natin yung ibang mga kuan na to, function nito. AC, DC, tsaka up to 1K na resistance. So ibalik na natin. Ito yung baliktad na position. Ito yung negative. Ito yung parang mas makapal, mas malaki. Bilog yung positive. So ipepeso natin siya sa tamang position. Okay. Ngayon, ilagay na natin siya sa 10K para makita natin na talagang gagana na siya uli. Okay, so ayan na. Ayan, okay. So adjustable naman siya. Okay guys, paki-subscribe na lang sa akin channel, Neve TV, and don't forget to press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.